Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunatihi ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Una sa lahat, lubos ako na nagpapasalamat sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay muling nagkasama-sama ngayong gabi rito. Dalangin ko sa kanya na sana hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa tayo pinagtatagpo-tagpo ng Panginoong Diyos o ng Allah, kundi higit sa lahat sa kabilang buhay, na sana sama-sama din tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So sa lahat ng mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat at sana bigyan natin ng konting panahon na mapakinggan ang pangunahing aral ng pananampalatayang Islam. Hindi may ipagkakaila na marami sa mga kababayan natin na kanilang hinuhusgahan ang Islam sa nakikita nila sa tao. Mga mahal na kababayan, ang aming pakiusap sa inyo na tingnan, husgahan natin ang Islam sa katuruan at huwag sa ginagawa ng isang tao na nagsasabi nga na Muslim pero iba ang kanilang gawain. Dahil ang katotohanan, hindi natin maipangangatwiran sa Panginoong Diyos sa kabilang buhay na hindi tayo nagkaroon ng interest na alamin ang Islam dahil sa nakikita natin na hindi maganda sa ibang tao. Pero para sa kaalaman ng lahat, mga mahal na kababayan, na dito lamang sa Riyadh, linggo-linggo pinakamababa ang 50 sa mga kababayan natin na pumapasok sa pananampalatayang Islam. At hindi lang dito sa Riyadh, kundi maging sa ibang bahagi ng Saudi Arabia, katulad sa Eastern Province at saka sa Western Region, maraming marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At hindi lang dito sa Saudi Arabia, kundi maging sa atin sa Pilipinas, lalong-lalo sa Metro Manila, maraming marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At sa dinami-dami ng mga Pilipino na nagmo-Muslim, kapag nabalitaan ng ibang kababayan natin na may Pilipino na nagmo-Muslim, ang agad-agad na sasabihin nila, sila ika ay nagpabinyag sa pagka-Muslim o sila ika ay nagpalit ng relihiyon. Mga mahal na kababayan, itong kasabihan na nagpabinyag sa pagka-Muslim o nagpalit ng relihiyon, hindi ito angkop na katawagan. Ang dapat nating itawag sa mga kababayan natin na nagmumuslim, katulad namin na dating mga Kristiyano na nagmuslim, at maging kayo halimbawa kung papasok din kayo sa Islam, ang dapat nating itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit sinasabi na balik Islam? Dahil kung pag-aralan natin ang kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas, mga mahal na kababayan, ay dating bansang Muslim. Na-Christianize lamang ang ating bansa nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na nanakop sa ating bansa, to be exact, that was in 1565, ang namuno sa kanila nang sila ay dumating sa Maynila, si Miguel Lopez de Legazpi. And to be exact, that was in 1565. So, nang dumating ang mga Spanish colonizers sa ating bansa, especially nang sila ay pumasok ng Maynila, ang chieftain o ang namumuno sa Maynila ayon sa ating kasaysayan, si Raja Sulaiman, isa siyang Muslim. Ang namumuno sa Tondo, si Raja Lacandula, na ayon sa ating kasaysayan, isa ring Muslim. Marami tayong mga Raja at mga dato. Maaring narinig ninyo ang mga pangalan nila katulad ni Raja Sulaiman, Raja Humabon, Raja Lacandula, Raja Matanda. Mayroon tayong Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsol,
Dato, Balinsula at marami pang iba. Silang lahat mga mahal na kababayan, ayon sa ating kasaysayan, silang lahat ay mga Muslim. Sila ang mga kilalang tao na namumuno sa ating bansa nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. At actually, during the advent of the Spanish colonizers, doon lamang nila sinimulan na ipahayag ang pananampalatayang Kristyanismo. Ngunit bago sila dumating, uulitin ko, ang ating bansa ay bansang Muslim at Islam ang pananampalataya ng ating mga kanununuan. So this is the very reason kung bakit sinasabi natin na kung may Pilipinong mag-Muslim, ang dapat itawag sa kanya ay revert o ang sinasabing balik Islam, hindi yung nagpabinyag o nagpalit ng relihiyon. Dahil hindi ka magpapalit ang katotohanan, babalik ka lamang sa pananampalataya ng ating mga kanununuan. At ang isang mahalagang bagay pa mga kababayan na dapat nating malaman na ang mga Muslim hindi tinatalikuran o itinatakwil si Jesus Christ, peace be upon Him. Kapansin-pansin na marami sa ating kababayan ang nag-aakala na ang akala nila that we Muslims do not believe in Jesus Christ, peace be upon Him. Kung mayroon sa inyo ang nag-aakala, mga mahal na kababayan, ito ay mali sapagkat ang katotohanan, ang mga Muslim ang tunay na sumusunod, nagmamahal at gumagalang kay Kristo bilang isa sa pinakadakilang propeta ng Panginoong Diyos. Bilang Muslim, naniniwala kami na si Hesukristo gumawa ng maraming milagro, katulad ng bumuhay siya ng patay, pinadilat niya ang mata ng bulag, pinalakad ang mga pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang iba. Subalit ang mga milagrong iyon, hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya, kundi sa kapahintulutan lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Maging si Kristo ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito ay hindi saganang akin, bagkus nagmula sa Diyos na nagsugo sa akin. Malinaw na nagampanan niya ang lahat ng kapangyarihan, hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Ngayon ang karamihan sa mga kababayan natin, ang paniniwala nila kay Kristo na siya ay anak ng Diyos hanggang sa itinaas nila at ginawang Diyos. So kung bakit sinasabi na siya ay anak raw ng Diyos dahil walang ama. Mga mahal na kababayan, kaming mga Muslim, naniniwala rin na si Kristo ay nalikha na walang ama. Ngunit hindi nangangahulugan na siya ay anak ng Diyos. Dapat nating malaman na ang Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at tanging tagapaglikha ng lahat-lahat ng bagay, sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan, lumikha siya ng tao sa iba't ibang paraan. Dapat nating malaman na ang Panginoong Diyos lumikha ng tao na walang lalaki at babae na pinagmulan. Sino ito? Si Adan, wala siyang nanay at walang tatay. Lumikha din ang Allah o ang Diyos ng tao galing sa lalaki na walang babae na pinagmulan. Sino? Si Eva, galing sa tadyang ni Adan. At lumikha din ang Diyos ng tao galing sa babae na walang lalaki na pinagmulan. Sino? Si Hesukristo, galing kay Virgin Mary na walang tatay. At lumikha ang Diyos ng tao galing sa nanay at tatay, tayong lahat. Kaya nga ang dapat lamang nating sambahin, walang iba kundi ang Allah o ang Panginoong Diyos na siyang lumikha ng lahat-lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Maraming mga kataga o terminolohiya na inyong naririnig. Maaring hindi tama ang inyong pagkakaunawa, kaya ipaliwanag natin ito ng maikli. Kung nabasa na ninyo at kung may nagpaliwanag man sa inyo, palagay ko walang masama kung ipaliwanag natin muli ng maikling-maikli lamang. So katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam mga kababayan, hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam ay hinango sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung inyong mapapansin ang mga Muslim, ang pagbabatian sa isa't isa ang laging sinasabi, Salamu alaykum, meaning peace be with you. Lagi niyang hinahangad na ang kapayapaan ay mapaparoon sa kanyang binabati. Ang pagbati na ito, actually,
hindi lamang dapat Muslim ang gagamit nito. Dapat yung tunay na naniniwala at sumusunod kay Kristo, ito rin sana ang magiging batian nila sa isa't isa. Dahil maging si Jesus Christ noong kanyang panahon, sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati ni Kristo sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay, "Peace be with you," nang ibig sabihin, "Salamu alaikum." At ang pagbating ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano, lalong-lalo kung may mga kababayan tayong Katoliko riyan. Kung inyong matatandaan, noong kayo'y pumapasok sa simbahan upang makinig ng sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya titingin ka sa iyong katabi, kanan, kaliwa, likod, at sinasabi mong, "Peace be with you, peace be with you," na ang ibig sabihin, "Salamu alaikum, salamu alaikum." Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam, mga kababayan, Arabic ito na kataga na may pautos na kahulugan, na ang ibig sabihin ng Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos. Kaya tulad ng sinabi natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng isang tao o tribo. Dahil kung mapapansin ninyo, ang halos lahat ng pananampalataya sa kasalukuyan, kinuha nila ang pangalan ng pananampalataya nila sa pangalan ng isang tao o tribo. Katulad halimbawa ang Hinduism. Ang Hinduism, isang relihiyon na hinango sa tribo ng Indus Valley sa India sa mga Hindu people. Katulad ng Judaism, isang relihiyon na hinango sa tribo ng Juda. Walang kaibahan sa Buddhism, relihiyon na hinango sa pangalan ng founder na si Gautama Buddha. At wala ding kaibahan sa Christianity na hinango sa katagang Christ. Ngunit ang Islam hindi kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya huwag tayong magkamali, mga mahal na kababayan, ng pag-akala na hindi kumot ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao. Ngunit kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Panginoong Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maaaring Muslim sila sa pangalan o Muslim sila dahil isinilang ng mga Muslim na magulang. Pero kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Panginoong Diyos, uulitin ko, nakakalungkot na tawagin silang Muslim. So uulitin natin na ang ibig sabihin ng mga Muslim ay ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang Allah na inyong naririnig, huwag na huwag ninyong isipin na siya ay Diyos lamang naming mga Muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah, wala siyang kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay nakikita natin at hindi nakikita. Siya ang nagbigay buhay sa lahat. At siya lamang ang nakaaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Ang mga kadahilanan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa kanyang kapahayagan, "A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri." Meaning ang sabi niya, katotohanan ako ang Allah. Walang ibang Diyos liban sa akin. Kaya't paglingkuran ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin.
So inuulit ko mga mahal na kapatid, mga kababayan, na kapag narinig ninyo ang Allah, huwag na huwag ninyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah, siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba rin ng lahat-lahat ng propeta magmula kay Adan, ang kauna-unahang taong kanyang nilikha, hanggang sa kahuli-hulihang propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad, lagi din ninyong naririnig. Ang akala ng ibang kababayan natin na ang sinasamba ng mga Muslim ay si Muhammad. Kaya ang tawag ng iba sa mga Muslim na sila raw ay mga Muhammadans. Kailanman mga mahal na kababayan, hindi matatanggap at hindi tatanggapin ng isang matino na Muslim na sabihin mong Muhammadans. Dahil kapag sinabing Muhammadans, para baga ang gustong palabasin na ang sinasamba si Muhammad. Hindi ito katulad ng katawagang Christian na kung bakit tinatawag na Christian dahil ang karamihan sa kanila ang sinasamba si Kristo. Ang Islam, mga mahal na kababayan, hindi nagtuturo na sumamba ka sa isang nilikha lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos. So ang paniniwala ng mga Muslim kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Actually, kung pag-aralan natin ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, sila ay magpinsan, medyo may kalayuan nga lang. Kung nagbabasa tayo ng kasaysayan, mababasa natin si Propeta Abraham, siya ang kinilalang ama ng mga mananampalataya. Ang unang asawa ni Abraham, si Sarah. Matagal na panahon, hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging pangalawang asawa niya, si Hagar, at nagkaanak sila si Ismail. Nang si Ismail ay nasa edad na 14 years, walang imposible sa Allah kahit matanda na si Abraham at ang una niyang asawang si Sarah, binigyan sila ng anak at nagkaanak sila si Isaac. So si Isaac nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Doon sa lahi niya lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Ismael naman nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Doon sa lahi niya lumabas sila Kitura, Kidar, Adnan, Midian, hanggang lumabas si Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na magpinsang malayo si Kristo at si Muhammad, dahil kung ititrace natin ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan, si Propeta Abraham na kinilalang ama ng mga mananampalataya. Si Muhammad, mga kababayan, isinilang siya sa Makkah sa Saudi Arabia, at si Jesucristo naman isinilang sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. Si Muhammad actually, isa siyang unlettered prophet, meaning hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Ngunit kilalang kilala siya sa kanyang lugar sa Makkah bilang isang napakabait at mapagkakatiwalaang tao. Noong siya ay nasa edad na 40 anyos, habang nananalangin siya sa isang kuweba sa Makkah, dumating sa kanya si Anghel Gabriel at doon nagsimula na hirangin siya bilang huling propeta at doon din nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, peace be upon him, kung tutuusin hindi ito mga bagong batas o utos ng Allah ang dakilang tagapaglikha. Sapagkat kung ano yung mga kautusan niya na ipinadala niya sa mga naunang propeta na nangawala na, iyon lamang ibinalik niya sa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Quran, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution. Dahil anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran, sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Si Muhammad, namatay siya sa edad na 63, kaya naging propeta siya ng Allah sa loob ng 23 years.
dahil hinirang siya bilang propeta at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years of being a prophet, doon ipinahayag sa kanya mga mahal na kababayan ang banal na Quran. Ang Quran hindi buong aklat na inabot sa kanya, but it was revealed to him piece by piece for a period of 23 years sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. So para pa sa inyong karagdagang kaalaman, ang Quran, mga mahal na kababayan, binubuo ito ng 114 chapters. Ngunit sa buong sanlibutan, milyon sa mga Muslim ang nakamemorize ng buong Quran word for word from cover to cover. Kung bakit natin sinasabi na milyon ang nakasasaulo, sapagkat ano ang alam nating banal na kapahayagan na namimemorize ito ng kanyang tagasunod from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia, hindi sa tinutuligsaan natin ito, mga mahal na kababayan. Binabanggit ito natin bilang paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, sino ang kilala natin na nasasaulo niya ang buong Biblia magmula sa Genesis hanggang sa Revelations? O ipagpalagay natin ang New Testament lamang from Gospel according to Matthew hanggang sa Apocalypses, sino ang nakamemorize ng buong New Testament? Wala kahit isa. Ngunit ang Quran, maging sa atin sa Pilipinas, libo ang mga bata na nasa edad 12, 13, 14 anyos na memorize nila ang buong Quran from cover to cover as it was originally revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ang mai-explain natin ng maikli kung ano ang ibig sabihin ng Islam, kung sino ang mga Muslim, kung sino ang Allah, kung sino si Muhammad, at kung ano ang Quran. Bilang Muslim, mga mahal na kababayan, kami ay mayroong mga pinaniniwalaan. Noong kami ay Kristiyano, nagtuturo ang simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam, mga mahal na kababayan, nagtuturo na bilang Muslim, kailangang maniwala ng buong katapatan sa mga bagay-bagay na ito. Una sa lahat, ang mga Muslim ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah, sa nag-iisang Diyos. Sa Islam, kapag sinabi na ang Allah o ang Diyos ay nag-iisa, tanging nag-iisa siya. Wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang anak, wala siyang kabahagi sa kanyang pagkapanginoon. Siya lamang ang karapat-dapat sambahin sapagkat siya lamang ang nagbigay buhay sa ating lahat. So karapat-dapat lamang na kung sino ang lumikha sa iyo, sa kanya ka lamang sumamba. Ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Maging ang Christianity, nagtuturo at naniniwala rin sa anghel. We Muslims likewise believe. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Ngunit tayong mga tao, nilikha tayo mula sa lupa. Kaya kung tayo mamamatay, ang physical na katawan natin na inaalagaan natin ng mabuti, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa ating kanan, siya ang naglilista ng ating mabubuting ginawa, at may anghel sa kaliwa na siya naman ang naglilista ng ating masamang ginawa. Ang listahan nilang ito, ito ang tinatawag sa Islam na Book of Record or talaan ng gawa, na ito ang ihaharap sa atin sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihang nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso, ngunit kung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. Ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama, walang may nakalalampas ang lahat na ililista ng anghel na nagbabantay sa atin. Ang pangatlo na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Bilang Muslim, naniniwala kami na si Propeta Abraham ay binigyan ng revelasyon, ang tinatawag na Scroll of Abraham o tinatawag na Kalatas or Suhuf. Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta Moises binigyan ng revelasyon ang tinatawag na the law or the decalog. Deca meaning 10 or 10. Doon napapaloob ang 10 utos o ang 10 commandments na tinatawag. Tinatawag din ito na Torah.
Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta David binigyan ng revelasyon ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit. Dinatawag din ito na Sabor. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelasyon ang tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Dinatawag din ito na Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Muhammad binigyan ng revelasyon ang Quran, meaning ang babasahin. So bilang i-Muslim, kailangang paniwalaan ang lahat ng original na mga kapahayagang iyon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan, ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Maraming propeta ang inyong narinig, mga mahal na kababayan. Magbabanggit ulit tayo ng ilan, katulad nila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, at Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang ito, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang susundin silang lahat, mahalin at igalang, sapagkat ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro nila sa sangkatauhan. Sa Islam, mga mahal na kababayan, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta, subalit walang sasambahin sino man sa kanila. Dahil ang katotohanan, walang propeta ang nagpapasamba noong kanyang kapanahunan. Ang katunayan pa, ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Dahil silang lahat noong panahon nila, sumunod sila, sumuko at tumalima sa kautusan ng Allah o ng nag-iisang Diyos. Kung bakit natin sinasabi na Muslim ang lahat ng propeta, dahil kung pag-aralan natin ang kanilang buhay o kasaysayan, katulad halimbawa ni Moises noong kanyang panahon, ang kanyang turo, mga mahal na kababayan, ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos. At lagi siyang nananalangin. Tuwing manalangin si Moises, sa iisang Diyos tumatawag at nagpapatira pa kung magdasal. Nang ipadala ng Panginoong Diyos si Jesucristo, kailanman hindi siya nagturo sa tao na siya ang sasambahin. Bagkus ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. At lagi siyang nananalangin. Kung magdasal si Jesus, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa din sa lupa. Nang ipadala ang huling propetang si Muhammad, ganun din ang kanyang turo ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa sa lupa. Kung inyong mapansin, mga mahal na kababayan, ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi o katayuan sa buhay, kung magdasal silang lahat, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa kung manalangin. Malinaw, mga mahal na kababayan, na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng propeta dahil iisang Panginoong Diyos ang nagsugo o ang nagpadala sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang ating nakikita sa kasalukuyan, lalong-lalo sa ating mga mahal na kababayan, maging tapat tayo sa ating sarili. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pagdami ng sikta ng relihiyon sa atin dahil ginagawa ng ibang hanap buhay ang relihiyon na hinding-hindi natin ito makikita sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta sapagkat sila ang ating daan, sila ang ilaw at sila ang katotohanan tungo sa kaligtasan. Ibig sabihin na kung ang mga propeta ang ating sundan at tularan kung tayo ay sumasamba sa Panginoong Diyos, makaaasa tayo na ang ating panalangin ay tatanggapin ng Diyos at makakamta natin ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Maging ang Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kababayan, ang mga Muslim, tapat din ang paniniwala sa araw ng paghuhukom. Mahalagang mahalaga
na paniwalaan natin ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala na may Day of Judgment na tinatawag, ang buhay natin sa mundong ito, mga kababayan, parang walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti na hindi nagagantimpalaan. Marami ang gumagawa ng masama na hindi napaparsahan. Kung kayo o kung tayo ay sa ating bansa at subukin natin na araw-araw manood tayo ng 24 oras, Magandang Gabi Bayan, TV Patrol, magbasa tayo ng dyaryo o makinig ng balita sa radyo. Araw-araw, mga kababayan, maraming balita ang ating nasasagap na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nanghuhold up, nanggagahasa, nangingidnap at nanghuhostage. Maaaring ang mga nagkasala, nahuhuli at naididimanda, ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang pumatay o ang isang nanggahasa ay masalapi at ma-influensya na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection dahil sa sila ay masalapi at ma-influensya na aabswilto na saan ang tunay na hustisya o katarungan. Ngunit kung naniniwala tayo na may araw ng paghuhukom, doon lamang natin matatamo o makakamtan ang tunay na katarungan. Dahil walang may pinakamakatarungan sa lahat, maliban lamang ang Allah o ang Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi ng Allah sa Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Meaning ang sabi ng Allah, ng Panginoong Diyos, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah ang inyong Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran, tinatawag na qadar. Ang ibig ipakahulugan, mga mahal na kababayan, anuman ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng mundo, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Allah o ng Panginoong Diyos. Kung halimbawa, tayong lahat ay nandito ngayon sa bata ngayong gabi, ito ay plano ng Diyos. At kung itong mga bagay-bagay ang ating napapakinggan, ito ay plano ng Diyos. At kung tayong lahat ay dito nakapaghanap buhay sa Riyadh, ito ay plano ng Diyos dahil tinitiyak ko na walang sino sa atin na noong maliit siya, pinangarap niya na pag-abot niya sa ganyang edad, dito siya maghahanap buhay. Kaya anuman ang nagaganap sa atin, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Panginoong Diyos. Kaya kung isa tayo sa nabigyan ng pagkakataon na mapakinggan ang katotohanan, dapat nating ipagpapasalamat ito sa ating dakilang tagapaglikha. Sapagkat, mga mahal na kababayan, ito ay isa sa mga tanda na isa tayo sa kanyang minamahal kung tayo ay kanyang iginagabay sa tunay na pananampalataya. Tandaan natin, mga kababayan, na hindi lahat ng tao ay mapupunta sa tinatawag na paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao ay pupunta sa paraiso, hindi lilikha ang Panginoong Diyos na tinatawag na impyerno. Ngunit alam ng Allah na marami ang magtatakwil sa Kanya, marami ang susuway, marami ang hindi sasamba sa Kanya, kaya siya lumikha ng impyerno para may kasasadlakan yaong ayaw sumunod, sumuko at tumalima sa Kanyang mga kautosan. At kailangan paniwalaan din natin, mga kababayan, na kahit hindi natin nakikita ang Allah o ang Panginoong Diyos, tayong lahat naman ay nakikita Niya. Maaring nandito tayo ngayong gabi sa bata, ang ating pamilya at mga mahal sa buhay na sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Subalit ang Allah na sinasamba ng mga Muslim, nakikita Niya tayong lahat sapagkat ang Allah, He is all-seeing, all-hearing, all-knowing, and He is above all His creations. Nasa kataas-taasan natin Siyang lahat at Siya ang patuloy na tumutustos at nangangalaga sa atin bilang Kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. Isummarize natin muli. Una, ang maniwala at ang sumamba lamang sa Allah sa nag-iisang Panginoong Diyos. Pangalawa, ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Pangatlo, ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o kapahayagan ng Allah o ng Panginoong Diyos.
Pang-apat ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Panglima ang maniwala sa araw ng paghuhukom. At ang pang-anim ang maniwala sa destiny o tinatawag na kapalaran. Maliban dito mga mahal na kababayan, ang Islam ay may limang haligi o pillars na ito naman ay dapat isagawa o isabuhay ng isang Muslim upang makamtan ang kasiyahan ng Allah at matamo ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Una sa lahat, ang haligi ng Islam ay ang tinatawag na shahadatain o panunumpa. Sa panunumpa, sinasabi ng mga Muslim ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha, sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta, at sumasaksi rin ako na si Hesukristo propeta ng Allah. Sa dahilan na sumusumpa ang Muslim at sumasaksi na walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Allah lamang at naniniwala na si Muhammad at si Kristo ay mga propeta, ang ibig ipakahulugan mga mahal na kababayan na sambahin natin ang Panginoong Diyos ayon sa kanyang gusto at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. Kaya hindi tama mga kababayan ang sabihin natin na may relihiyon tayo, naniniwala tayo sa Diyos, nagdarasal tayo, gumagawa tayo ng mabuti, tama na, hindi natin kailangan ang Islam. Mga mahal na kababayan, mag-reflect, mag-ponder tayo. Dapat siguraduhin natin na ang relihiyon na kinalalagyan natin ay relihiyon na nagmula mismo sa Diyos at relihiyon na itinuro at ipinamuhay ng mga propeta. At kung may Diyos tayong sinasamba, tiyakin natin na ang sinasamba natin, siya mismo ang nagbigay buhay sa ating lahat at siya ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita. At kung nagdarasal tayo sa Kanya, siguraduhin natin na ang way o ang pamamaraan ng ating pagdarasal na aayon sa Kanyang gusto at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na Kanyang isinugo. Ang pangalawang haligi ng Islam ay ang limang bisis na pagsasala o pagdarasal. Ang pagdarasal, mga mahal na kababayan, mahalagang mahalaga ito sa buhay nating lahat. Ngunit kung tutuusin, hindi ito kailangan ng Diyos. Kung bakit kailangan natin ang magdasal, dahil tayong tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag, at ng awa ng Panginoong Diyos. Isa-isip at isa-puso natin na kung magdasal ka ng limang beses sa maghapon, hindi ito makakadagdag sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ayaw nating magdasal, hindi mababawasan ang kapangyarihan ng Allah o ng Diyos. Siya pa rin ang tinatawag na akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay buhay sa ating lahat. Siya lamang ang nakaaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Kaya anuman ang kalagayan ng isang Muslim, kapag dumating ang oras ng pagsasala o pagdarasal, kinakailangan nagampanan o isagawa niya ito bilang pagpasalamat sa Diyos, pagpuri, pagdakila, pagluwalhati, higit sa lahat pagtanaw ng utang na loob sa Diyos na nagbigay buhay sa Kanya. Hindi ito katulad ng hindi-Muslim mga kababayan na ang karamihan sa tao na alaala lamang nila ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, kung tumanggap ng balita na may problema ang kanyang pamilya o mga mahal sa buhay. Pero kung walang problema ang tao, maayos ang trabaho, maayos ang kalusugan, maayos ang kalagayan, ang akala niya, kaya niya tinatamasa ang lahat dahil sa sarili niyang sikap, dahil sa mahusay siya, dahil sa madiskarte siya, o dahil sa matalino siya. Ito ang akala niya. Nakalimutan niya na ang lahat ng kanyang tinatamasa sa mundong ito ay pahiram at ipinagkatiwala lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos. At ang pagdarasal, of course, pagkain ito ng ating espiritual na katawan. Nagpapapatawad ito sa ating mga kasalanan at nagsisilbi itong ilaw at liwanag sa puso at isipan ng isang tunay na mananampalataya. Ang kabayaran ng pagdarasal, maaaring wala sa mundong ito mga kababayan. Ngunit ang katotohanan, magwawakas tayong lahat at magbabalik tayo sa Panginoon upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Ang pangatlong haligi ng Islam ay ang tinatawag na zakat, translate roughly as charity or kawanggawa.
Ngunit itong sakat na tinatawag sa Islam, na kung ang isang Muslim ay may ipon siya na hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon, pagdating ng katapusan ng taon, kinakailangan na kukunin niya ang 20% nito at ibigay niya sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Subalit kung wala siyang ipon dahil ang kanyang kita ay tamang-tama lang sa kanya, hindi siya obligado. Kung kinakapos siya at kung mayroong Muslim na may kakayahan, actually, isa pa siya sa recipient o isa sa pagbibigyan. Hindi ito katulad ng ibang pananampalataya, mga kababayan, na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inoobliga sila na magbigay ng tinatawag na tithe or ikapo, ibinibigay ito sa simbahan o kung sino mang namumuno na hindi nalalaman kung saan ito gugugulin. Ngunit sa Islam, mga kababayan, ikaw ang may karapatan mamili upang sa gayon ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, I repeat, hindi ka obligado na uunawaan ng Allah o ng Panginoong Diyos ang iyong kalagayan. Ang pang-apat na haligi ng Islam ay ang pagpapasting o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Itong pag-aayuno o pagpapasting na ginagawa ng mga Muslim, hindi ito bagong utos ng Panginoong Diyos, mga mahal na kababayan. Dahil kung papaano niya ito inutos sa mga naunang propeta at sa kanilang mga tagasunod, this is the same fasting na ipinatutupad sa mga Muslim sa kasalukuyan. Kaya kung papaano nag-ayuno ang mga naunang propeta at ang kanilang mga tagasunod, katulad ni Jesus, ni Moises, ni Abraham, this is the same fasting na ipinag-uutos sa mga Muslim sa kasalukuyan. So sa pag-aayuno, sa pagpapasting, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Anuman ang katayuan ng isang tao sa buhay, maaring hari siya, presidente, prinsipi, abogado, doktor, tagawali sa kalye, kung nag-aayuno ang lahat, ang hirap at gutom na nararanasan ng isa, ito ay nararanasan ng lahat-lahat. At dito nagkakaroon ng pag-reflect ang isang tao na kung halimbawa, maraming yaman ang ipinagkatiwala sa kanya o biyaya ng Panginoong Diyos na ipinagkatiwala sa kanya, dapat matuto siyang magbahagi sa iba. Dahil kung hindi niya gagawin, ito ay magiging pananagutan sa Allah sa darating na araw ng paghuhukom. At ang pagfasting sa Islam, of course, ang lahat ng bahagi ng katawan ay kanyang pinag-aayuno. Bawal ang kumain, bawal ang uminom, bawal ang manigarilyo, bawal ang magmura, ang makipag-away, ang manood ng malalaswa, ang makinig ng hindi ka nais-nais, maging ang pakikipagtalik sa asawa, ipinagbabawal sa oras ng pag-aayuno. At ang kabayaran, mga mahal na kababayan, sa pag-aayuno, maaaring wala sa mundong ito, ngunit uulitin ko, mamamatay tayong lahat, magbabalik tayo sa Panginoong Diyos upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Marami pa tayong matututuhan sa kahalagaan nito. Ang panglima na haligi ng Islam ay ang paghahajj o pagpipilgrimage. Itong paghahajj, mga mahal na kababayan, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Ngunit ito ay may mga kondisyon upang kanyang gawin. Ang unang kondisyon, kailangan of course isa siyang Muslim. Sumunod, of course, malakas ang kanyang pangangatawan upang maglakbay sa Maka upang isagawa ang rituals nito. Sunod na kondisyon, kailangang may sapat siyang salapi na gugugulin kung siya ay maglalakbay. At ang sumunod, kailangang matino ang kanyang pag-iisip. Malakas siya kung walang sapat na salaping gugugulin, hindi siya obligado. At mayaman siya kung hindi matino ang kaisipan, hindi rin obligado. Ngunit kung namimit niya ang lahat ng requirements na yaon, it is a must for each and every Muslim na isagawa ang paghahajj once in their lifetime. At sa paghahajj, mga kababayan, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat at doon din ipinadarama ang araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat, sapagkat ang sino mang maghahajj, anuman ang katayuan niya sa buhay, anuman ang kanyang lahi, saang sulok man siya ng daigdig mula, silang lahat ang kalalakihan
walang brief, walang sando, pero nakabalabal ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. At ang layunin ng paglakbay ay upang manalangin sa Panginoon, humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin na ipagkaloob sa kanya ang kaligayahan at ang kapayapaan sa mundong ito, higit sa lahat na nanalangin siya na ipagkaloob sa kanya ang paraiso at ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, sapagkat ang sino mang maghahads, ang tanging daladala niya ay ang katawan niya lamang, nakabalabal sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya'y naroroon. Dahil kung halimbawa isa kang Muslim at ang bahay mo na naipundar halimbawa ay halagang 10 milyon, hindi mo ito pwedeng baunin kung ikaw ay magsasagawa ng Hajj. At ang lagi nating isaisip na kung halimbawa marami kang naipundar na kayamanan, ang bahay mo halimbawa ay worth 20 million at binawian ka ng Panginoon ng buhay, katotohanan kababayan, kahit isang pusti ng iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Ang lahat iiwanan ng tao, sapagkat ang titingnan lamang sa atin ng Panginoon, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto, at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa utos ng Panginoong Diyos at ayon sa itinuro ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang pillars o haligi ng Islam. Una ay ang tinatawag na panunumpa o shahadatain. Pangalawa ay ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo ang pagbibigay sakat o kawang gawa kung ikaw ay may ipon, kung wala hindi ka obligado. Pang-apat ang pag-aayuno o pagpa-fasting sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pag-hajj o pilgrimage kung ikaw ay may kakayahan na isagawa ito. Maliban dito mga kababayan, karagdagang aral sa inyo, ang katotohanan kay Jesus Christ, peace be upon Him, na siya ay hindi namatay at hindi ipinako sa cross. But the truth about Jesus, peace be upon Him, up to the present time, He is alive. Siya ay buhay. Dahil noong kanyang panahon, hinahabol siya ng mga Hudyo. Gusto siyang patayin at pinagbibintangan na isang kriminal, isang impostor, isang sinungaling at isang huwad na propeta. Kaya gusto siyang mapatay. Dahil mahal siya ng Allah o ng Panginoong Diyos, hindi niya pinabayaan na mapatay ng mga Hudyo bagkos iniligtas siya ng Allah. So itinaas siya at hanggang ngayon, si Jesus Christ ay nasa pangalawang palapag ng kalangitan at siya'y buhay at naniniwala ang mga Muslim na siya ay muling bababa sa daigdig. At sa pagbaba niyang muli, isang dakilang tanda ito na nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Pero kung kailan siya bababa na muli, walang may nakaaalam maliban sa Allah o sa Panginoong Diyos lamang. So ito ang aral ng Islam, mga mahal na kababayan. Sa Islam, mga mahal na kababayan, walang masama na tayong lahat ay magsikap dahil ang pangarap nating lahat ay ang mapaunlad natin ang ating buhay sa mundong ito. Uulitin ko, walang masama ang mag-strive o ang magsumikap. Ngunit sikapin natin na ang ating pagsikap ay sa malinis at sa legal na pamamaraan. So if there is nothing harm to strive in order to succeed in this world, mga mahal na kababayan, ang turo ng Islam na mas higit na sumikapan at paghandaan natin ang tinatawag na kabilang buhay at ang araw ng paghuhukom, sapagkat naroroon ang tinatawag na buhay na walang hanggan. At ang paghanda natin sa tinatawag na kabilang buhay, huwag naman natin sanang sabihin na later on o tsaka na lang, dahil ang katotohanan mga mahal na kababayan, walang sino sa atin ang may hawak ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Meaning, ang sabi ng Panginoon, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. At walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar kayo mamamatay.
Innallaha alimun kabir. Ang Allah lamang ang nakakaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya isang pakiusap, mga mahal na kababayan, na sana bago tayo dumating sa ating libingan, tayong lahat ay nakahanda para sa tinatawag na kabilang buhay, sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. Ang lagi nating isaisip, sa bawat patak ng orasan, tayong lahat ay lumalapit sa ating mga libingan. Walang sino sa atin ang magsasabi na lumalayo siya sa kanyang hukay. I am assuring each and everyone that in every bit of a second, each and everyone of us, we are getting close to our graveyard, mga mahal na kababayan. So ito ang higit nating paghandaan. At ang pagpasok sa Islam sa mga kababayan natin na halimbawa gustong mag-Muslim, walang sinasabing ikaw ay bibinyagan o magkakaroon ng maraming seremonyas. Ang kondisyon lamang sa sino mang gustong yumakap sa Islam na tinatanggap mo ng tapat sa iyong puso at isipan na ikaw ay sasamba lamang sa Panginoong Diyos na tagapaglikha. Na kahit hindi natin nakikita ang Panginoong Diyos, ngunit tayo mismo halimbawa tumingin sa salamin, makikita natin kumpleto tayo sa bahagi na ating katawan. Ito, mga kababayan, ay mga signs or proof na may Panginoong Diyos na lumikha sa atin. So sa sino mang gustong sumamba lamang sa Panginoong Diyos na tagapaglikha, kung siya ay nais yumakap sa Islam, wala siyang ibang gagawin kundi ang manumpa lamang. At sa panunumpa, kanyang sasabihin ang ganito, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta. Naniniwala rin ako na si Hesukristo propeta ng Allah, anak ni Maria, hindi anak ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan. Naniniwala rin ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, darating ang araw ng paghuhukom, ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. Matapos sabihin ang panunumpa na ito, isa na siyang Muslim. Ngunit, hindi dito nagtatapos, mahal na kababayan. Dito magsisimula na ikaw ay tuturuan ng iyong gawain at isabuhay mo naman ito para ikaw ay matawag na Muslim, yaong sumusunod, sumusuko at tumatalima sa utos ng Panginoong Diyos na tagapaglikha. So, mga mahal na kababayan, ang aming panawagan sa inyo na sana ay magkaisa tayong lahat, magmahalan tayo at sumamba lamang tayo sa Panginoong Diyos na nagbigay buhay sa ating lahat. Ngunit uulitin ko, mga kababayan, it's not enough to say that you believe in God and you are worshiping God. Siguraduhin natin na ang sinasamba natin, siya mismo ang nagbigay buhay sa ating lahat at ang pamamaraan ng ating pagsamba na ayon sa kanyang gusto at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta. This is the very reason why God sent prophets, para ang mga propeta ang ating sundan, tularan at pamarisan, dahil sila ang daan patungo sa kaligtasan. So, uulitin ko, I repeat, we have to prepare for the next life. Ang sabi nga ng Allah sa Quran, لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom, sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng anak, walang anak ang matutulungan ng magulang. Ang bawat isa mamamatay at mananagot siya sa sarili niyang ginawa. So, mga mahal na kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa Allah ang dakilang lumikha sa inyong ibinahaging panahon upang makinig, at dalangin namin sa Allah ang dakilang lumikha na sana hindi lamang dito tayo sa lupa pinagsama, higit sa lahat sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat na inaani at inatamasaan natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng mga matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Wa akhiru da'wana inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang lumikha. Maraming salamat.